yung strategy mo in China? Bakit medyo lower level, cabinet level mo ngayon? Ah, hindi. Nagsalita naman si Pangulo, di ba? But previous to that, kahapon, merong kinonvene na inter-cluster cabinet meeting ng clusters ng economic development cluster, pati yung security, justice, and peace cluster. At isa sa mga pinag-usapan nga natin ay yung tungkol sa insidente sa Recto. Recto Bank. So, pinag-usapan yon at pinag-usapan kung ano yung magiging steps natin. No? So, una sa lahat, nais kong i-emphasize na meron naman tayong diplomatic protest na that was filed and sent by the DFA and was received by the Chief of Mission ng China sa Chinese Embassy noong June 13. So, nandun po yung diplomatic protest na yan at meron po tayong tinatawag na diplomatic protocols, procedures. So, nandyan po yan. At yung DFA po yung kumbagang tututok dyan sa prosesong yan. Kasi yan po yung jurisdiction nila. In the meantime, tomorrow, Wednesday, yung si Secretary Manny Piñol kasama si Secretary Alcusi will be going to Mindoro to present and hand out yung ayuda ng gobyerno para dun sa 22 Filipino fishermen. So yung ano, yung kung anong assistance na pwedeng ibigay ng gobyerno natin eh si Secretary Manny Piñol pati si Secretary Alcusi ang magta-take charge po dun sa pag-handover ng government assistance para sa mga 22 Filipino fishermen natin. And then, habang nandyan po yan, pagpapatuloy po natin yung inquiries and yung investigation, yung fact-finding na ginagawa po na nasimulan na unang-una ng Navy, nasimulan na rin ng Philippine Coast Guard, nasimulan na rin ni Secretary Alcusi kasi siya po yung cabinet officer in charge sa Mimaropa Region 4B. Na ginawa na rin ni meron na rin ginawa si Secretary Manny Piñol at patuloy na rin po yung kumbaga fact finding at investigation na gagawin ng Philippine Coast Guard together with Marina. So itong lahat ng itong pag-iimbestiga at inquiry at fact finding na ginagawa ay para ma-preserve po yung evidence, makuha yung affidavits at testimony, ma-preserve po yan. Habang nandyan pa yung diplomatic protest at hinihintay natin ang magiging reply po ng Chinese Embassy at ng gobyerno ng China. Pero Secretary, may ongoing inquiry pa. Pero si Secretary Cusi mismo nagsabi, unintentional yung rami. Hindi ba niya pre-empt yung investigation? Klaruhin ko lang din yung sinabi ni Secretary Alcusi. When he went there to probe and investigate, syempre, hindi naman siya gumawa agad ng conclusion of fact. Kasama po sa investigation, syempre, ang pagtatanong ng mga tinatawag na probing questions. So, pag gumagawa ka ng probing questions at nagtatanong ka ng probing questions, you have to look at all angles. No? So, in-explore lang din ni Secretary Cusi yung mga angles na ito. Siguro it was taken out of context, but hindi naman siya gumawa ng kanyang kumbaga final findings. Possibilities lang po ang binabanggit ni Secretary Alcusi at ito'y nabanggit niya rin po sa amin when we did our inter-cluster meeting. Clarify niya na he was doing it and he was asking probing questions to find out what are the possibilities. Kasi we needed to know when we all of the possibilities, all the different angles na ipepresent natin kay Pangulong Duterte. Sir, possible po ba ang joint investigation? Kasi sabi ni Secretary Panelo, baka i-suggest niya kay President Duterte. What is joint between whom and whom? Okay. So, it's possible. It's one of the options. Kaya nga po, ang magiging proseso po nito, nandyan po yung ating diplomatic protest. Hintayin po natin ano yung magiging reply ng China. Then we will work from there. So, nung naibanggit nga ni Pangulo sa kanyang statement kahapon na
hintayin natin yung China, it is in the context na nandyan po yung ating diplomatic protest. And as far as the diplomatic procedures and protocols are concerned, we have to wait for the reply of China. After China makes the reply, when it does make a reply, then we will proceed with whatever options are open to us. It is not as if that the president is downplaying the incident. No, he is not downplaying the incident.